magulang, gusto nating makita na sumusunod ang ating mga anak sa ating direksyon at kumikilos sila ng maayos. Nakakadagdag sa ating stress kapag magulo ang mga bata sa bahay. Minsan ay napapasigaw tayo sa ating mga anak kapag may ginawa silang hindi natin gusto. Itigil mo yan! O kaya, napakatamad mo sa bahay. Pero kapag ganito ang ating sinasabi, hindi malinaw sa ating mga anak kung ano ba ang dapat nilang gawin. Nakakagulo rin sa kanilang isip pag tayo ay sumisigaw. Masusundin ng ating mga anak ang direksyon kapag sinasabi natin ito ng positibo. Ang pagsabi sa anak ng mismong kilos na gagawin niya at ang pagpuri sa kanya kapag nasunod ito. Lahat ng ito ay pag-uusapan natin sa EFTS natin ngayong araw. Ito ang module na ating tatalakayin. Manatiling positibo, pagbibigay ng positibong direksyon at pagpuri. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga nanay na nanonood na yun sa ating EFTS. Bago po ang lahat, Ma'am Risa, yes, pwede ma'am. Po nating batiin ang ating mga manonood sa parting sur ng Palawan. Okay po, magandang umaga po ulit sa ating lahat, lalo na po sa mga nanonood mula sa bayan ng Aborlan, Nama, Quezon, Rocks Point, Hispaniola, Rizal, Batarasa, at Balabac. Binabati ko po kayo ulit ng magandang umaga. Ayan, maraming salamat, yes, Ma'am Risa. Ma'am. At ngayon naman po, Ma'am Sheena, batiin po natin yung ating mga nanay at tatay na nanonood mula sa parting norte ng Palawan. Yes, Ma'am Faith, binabati din po natin ang mga munisipyo ng El Nido, Taytay, Dumaran, Araceli, San Vicente, Rojas, at Puerto Princesa City. Ayan. At syempre po, hindi rin po natin kakalimutan ang ating mga island municipalities tulad ng Cuyo, Agutaya, Magsaysay, Cagayan Silio, Coron, Busuanga, Linapakan, at Culion. At syempre, ang ating mga karatig na probinsya sa Mimaropa, ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, at Romblon. Pero bago po ang lahat, atin din po pasalamatan ang LGU ng San Vicente. Kung saan po kami ngayon ay nasa Isla Baybay, Barangay Santo Niño, San Vicente, Palawan. Lalong-lalo na po sa ating butihing Mayor Honorable Ame Roa Alvarez at kay Sir Carlo. Hi, Sir! At bago tayo magpatuloy pa sa atin pong paglilingkod sa araw na ito, atin po munang imbitahin ang presensya ng ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa umaga pong ito. Salamat sa mabuting pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo sa amin na muling magkaroon ng FDS sa amin pong mga tahanan. Gabayan po nawa, Panginoong Diyos, ang aming pakikinig, gayon din ang mga resource speakers. Tulungan din, Panginoon, na nawa ang electricity flow at gayon din ang internet connection ay maging maayos lamang upang aming makita at mapag-aralan ng maayos ang mga bagay na nararapat. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyo pong gabay at pagpapala sa araw na ito. We pray in Jesus' name. Amen. Isang mapagpalang araw po ang batiin natin sa lahat po ng ating mga manonood, saan mang bahagi po kayo ng atin pong lalawigan ng siyudad, Mamlani, at wini-welcome po natin sila ng lubos dito po sa ating paglilingkod. Nasa segment na po tayo ng mahalagang aral patungkol po sa positive reinforcement o panatiling positibo at pagbibigay ng positibong direksyon at papuri para po sa ating mga anak. Pero bago po yan, Ma'am Lani, batiin po muna natin ang atin pong ilang mga manonood. Binabati ko po ang mga manonood natin na sumusubaybay sa tweet-tweet na sa atin sa Family Development Session ng Palawan Mission of Seventh-day Adventists. Yes, opo. At kasama po ang atin pong mga city link. Binabati po natin lahat ng mga municipal link at provincial link po natin, Ma'am Lani. Pinasasalamatan natin.
Would like to specially mention sapagkat nagtungo doon ang ilang mga crew natin po sa barangay Kulasian, Dumaran, Palawan. Medyo malayo-layo. Malayo-layo yun ah. Po. At doon po man merong mga ilang mga pangalan na nais po nating batiin. Very personal po. Binabati ko po na isang magandang umaga at malusog na araw ang yes, mga sumusunod. William Articulo. And family, ma'am. And family. Po. Rosemary Ibang-Ibang and family. Opo. Merlita Barangan and family. Marilu Sonoron and family. Jenny Flor Barone. Jonah Bantog at Maricel Dakia. Opo. Ako rin po, pastor, ay nanggaling sa Birong. Opo. Sa Quezon. Yes. Nung nakaraang linggo. So, binabati ko rin po yung mga taga Aramaywan, taga Birong, taga Quezon na ating nakaniig noon na mga porpis doon sa lugar na yon. Yes, opo. At atin din pong nais na specifically batiin, ipa-flash po namin sa screen ang mga miyembro po ng porpis diyan po sa barangay Kulasian kasama po ng kanilang parent leader at ang lahat po ng mga members nito. Salamat po sa inyong sa tuwing pagsubaybay dito po sa ating EFDS at gayon din ang atin pong barangay captain diyan po sa inyong barangay sa barangay Kulasian. Nice po nating minsan ay dumalaw diyan sa inyo. Ma'am Lani, ano? Oh, sana nga magkaroon tayo ng pagkakataon makabiyahe papunta doon sa kanila. Sa barangay Sarasa, tinututukan din po tayo sang-ayon kay Pastor Mardiwan Punay, binabati po natin. At ngayong umaga, Ma'am Lani, diretso na po tayo sa ating positive reinforcement o yung manatiling positibo sa pagdidisiplina o pakikitungo sa atin pong mga anak. At saka yung pagbibigay natin ng direksyon, maging positive tayo at practical at paano ba natin sila dapat binibigyan ng appreciation o papuri ang ating mga anak. Yes, opo. At alam po ba ninyo, Ma'am Lani, sa pag-aaral, meron pong pag-aaral patungkol po sa ano nga ba ang tama na pagdidisiplina sa ating mga anak. Ang tawag po roon ay yung positive at punishment. Meron ganun po. Sa pag-aaral ng behaviorism, ay pinag-aralan po nila na merong positive reinforcement at negative reinforcement. Meron din namang positive na punishment at negative punishment. Paano kaya ito, Ma'am Lani, nangyayari? Ano? Ito pong sinasabi natin na positive reinforcement, ito yung pagbibigay natin ng positibong acknowledge dun sa mga ginagawa ng ating mga kasambahay, ng ating mga anak. Tama po. Sa pamamagitan ng pagpuri, pagbibigay ng reward o pagbibigay ng gantimpala. Opo, opo. At pwede din ito ay material na bagay or pwede din pera. Opo, pwede ding pera. O kaya pasalubong. Yung gusto ng mga bata, no? Pasalubong, tinapay, laruan, ganun. Ano po. So, ang tawag po dyan, Ma'am Lani, ay positive reinforcement. Sapagkat gusto natin ng desirable behavior nila. Gusto natin na maka-perform sila ng isang magandang bagay. Ganyan pa nga po ba, Ma'am Lani? Opo. At saka gusto natin na yun ang kanilang kaugali ang dadaladalahin habang sila ay lumalaki at hanggang sa sila ay tumanda at magkaroon ng pamilya. Yeah. Bigyan po natin ng halimbawa, ma'am. Yung mga halimbawa, 4 or 5 years old tinuturuan nating maghugas ng pinggan. Ang daming kalat yun, ma'am, na mga momo, paano po natin mapipraise yun? Halimbawa, naghugas siya. Wow! Nakita mo, very young pa siya, pero naghugas siya. Sumunod siya. Magandang kwan po yun. Virtue yun na sumunod siya. Pero nakita natin na hindi siya yung sa expectation nating matatanda na ganun yung, sabi mo nga, maraming kalat. Opo. So, right on that spot, tuturuan natin yung bata, mas maganda o mas mainam kung itong mga mumong ito, itong mga kalat na ito ay maiayos din natin, malilinisan natin. At yung tamang, bakit, minsan kasi magagalit tayo, amoy, ano pa rin yung ano, malansang amoy sabon or amoy sabon. Malansa pa rin. Kasi hindi natin tinuruan kung paano yung pamaraan ng tamang paghuhugas ng plato. Ano ba yung unahin? Kutsara, tinidor, o kaldero, o plato, o tasa. So, kung gusto natin ng maayos na trabaho, turuan natin. Turuan natin ng tama. Yes, opo. So,
At pagminsan kasi ma'am, natitemp ang mga tatay, ang mga nanay, nag-i-expect na kaagad na ang accomplishment ng bata ay kagaya ng kanila rin na na-accomplish, ano? Tama yun, Pastor. Parang iniisip ba na ang isip na nila ay matanda na rin. Pero hindi nila na isa alang-alang yung, ay, o nga pala, bata pa nga pala iba yung ito. Kanilang pag-degree ng pagkaunawa. Kapag ka minsan, ma'am, nakakatempta, ang nagkalat yung tubig dito sa baba, hindi napunasan, umalis na kaagad. So, ituro natin kung ano yung tama. Ang tamang pagtuturo doon, paso na sinasabi, modeling. Yes, so, modeling. Natin kung paano yung paraan, tamang paraan, para naman yung expectation natin sa bata, hindi siya madi-disappoint na sumunod na nga siya, hindi pa rin siya na-appreciate yung ginawa po. Niya. Doon na lang sa pagsunod yun ang appreciate natin. Po. So, ano naman po yung reinforcement na negatibo? Ito po yung removing aversive stimulus. Paano po ito, ma'am? Parang ganito yung, Pastor. Halimbawa, may pinagkasunduan kayo. Kasi kung magsiset ka ng rules or regulations sa pamilya, dapat meron kang standard. Opo. So, halimbawa, ano ba yung priority? Ay di, mag-module. So, opo. Kung ano yung gustong-gustong gawin ng mga bata ngayon? Ay di, mag-cellphone at mag-manood. So, sila yung pagawain natin ng ano ng kasunduan. O, ito ang iyong priority. Ito yung iyong nais na gawin. So, alin yan yung mas bibigyan mo ng timbang na panahon? Mm-hmm. So, pag sinabing, siyempre yung pag-aaral, pag-module. So, pag mag-module ka, bibigyan kita ng oras na paggamit mo ng cellphone. Pag hindi mo nasunod yung, siyempre, titingnan ko kung ginagawa mo, sinasagutan mo yung module mo, pinag-aaralan mo. Kung hindi mo siya magawa sa tamang panahon, hindi ka muna magsi-cellphone kasi dapat doon ka mag-focus. Yes. Opo, at ang wika po rito, halimbawa, ang desirable behavior is to study hard, to prevent failure, tanggalin natin yung dahilan para hindi niya ma-accomplish yung pag-aaral. Opo. Hindi mo naman siya totally tatanggalin, Pastor. Siguro ay ipapaunawa mo lang doon sa bata na ito yung napagkasunduan natin, na ito yung prioridad mo. So, mas marami ka dapat panahong gugulin sa pag-aaral ng module kaysa sa dito sa pagsiselfone. Yes, tama po yun. At meron po, kung merong reinforcement, Ma'am Lani, meron din pong punishment. Mm-hmm. Opo, ito naman yung kabaliktaran. Pero sa punishment, sangayon sa kanilang pag-aaral po ng ating mga child psychologists, meron pong positive na punishment. Paano naman po ito? Halimbawa, yung giving aversive stimulus kagaya ng corporal punishment o ano yung palo talaga. Ano ba yung kasama dyan? Palo ba talaga? Mm-hmm. Bulpi or ano? Mm-hmm. So, pag sinabi natin corporal, ibig sabihin merong physical infliction na tayong ginagawa. Pero ano ba yung standard nating mga magulang pag nagbigay tayo ng corporal punishment or pamamalo? Sa experience ko, ma'am, iniipon ko muna eh. Hindi ako namamalo pag ako'y galit kasi baka kung saan ko mapalo. Mm. Kaya binawarningan ko, anak, di ba sa usapan natin, na kapag ka ganito, halimbawa, nagsinungaling, ay nasa 10 utos yan eh. Mm-hmm. Ay minimemorize namin sa gabi ang 10 utos. Thou shall not bear false witness, huwag magsisinungaling. O kaya ay thou shall not steal. Mm-hmm. Ay anak, na kinuha mo, bumili ka pala ng kwan, ha? Doon sa labas. Saan ka kumuha nung pinambili mo? Oo, ay di kinuha ako doon yung barya ni inay. Ay, hindi ka nag-ask permission, hindi ka nagsabi, hindi ka nagpaalam. Yan, anak, ay pagnanakaw. So, meron ka na, ha? Nagsinungaling ka na tinatawag, pero hindi naman. Yung mga ate niya, binibiro niya eh. Tawag kayo ni itay. Ay di lalabas, eh, hindi naman. O pag sisinungaling yan, baka anak matuto ikaw. O, tapos, meron kaming usapan, di ba yung worship time natin, Ma'am Lani, ano? Na wag maglalaro. Hindi, pag worship time, hindi playing time. Mm. So nagkakaunawaan po kami nun. Hindi po ako namamalo right there. Mm. Anak, mag-uusap tayo sa bukas ng gabi or sa, basta merong panahon. At kagaya nung nakaraan, anak, naipon na. Ay, paano yun? Maniningil ka na, Pastor? Maniningil na ako. Mm. So, dinala ko siya sa kwarto na hindi alam noong mga ate at kuya. Dinala ko siya sa kwarto at nung naroon na, anak, si itay hindi galit.
Pero gusto lang ni Itay na maalaala mo, matandaan mo. Bakit? Na yung ginawa mo ay hindi tama. Ayun, ganun nga po. At ipinaunawa ko po sa kanya, dun sa aking anak, na yung kanyang ginawa ay hindi kanais-nais, kasalanan, kaya papaluin ko na siya. Pero bago kami magpaluan, ay mananalangin muna kami. Naku, doon pa lamang sa panalangin na, iyak, ma'am, na. Iyak na. Nahagulhol na. Oh, ay di, siyempre, mababagbag din. May realization na yung bata na yung ginawa mo ay mali. Subalit, hindi ibig sabihin na mali yung ginawa mo ay wala nang pagmamahal si Itay. So, naramdaman pa rin ng bata na kahit siya ay may pagkakamali, accepted siya, appreciated yung ginawa, yung appreciated siya as a child. Mm-hmm. At yung ginawa niya ay hindi lang tayo hindi natin ina-approve yung masama niyang ginawa. Totoo po 'yun. At mararamdaman niya rin na hindi siya pinapalo para i-punish kung hindi it is because of love. Correction. Alam mo, mahal kita, anak, at ayaw kong mapahamak ikaw maging ang iyong ugali ay ganito. So, na-realize po niya yon. Tinatanong ko rin siya, ma'am, ilang palo ang gusto mo? Ay, sabi niya, isa lang. Sabi ko, anak, masakit ang palo. Pag isa lang, ha? Isa lang. So, mina-mindset ko, dito ko ikaw papaluin sa pigi, ha? O ito, ready ka na, anak? O pagkatapos ng prayer yun, ha? Ma'am, tapos ginaganon ko, anak, dito, ha? Tapos, ready? Lakas talaga, ma'am, para maramdaman at matandaan. Pang! Tapos napaganon siya, iiyak. Tapos sabi ko, sige anak, iyak ka. Pinalo nga pa. Sige anak, iyak ka para makarelease, di ba? Iyak. Tapos mamaya yayakap na siya sa akin. O anak, ayaw kong maging kwan. Kasi usually kasi dahil sa bugso ng galit, nabibigay natin yung palo na hindi doon sa tamang lugar. Kaya opo. The more damage we cause. Totoo nga, sa ma'am. Sa physical at sa emotional. Even mental, ma'am. Kasi kalaro na yan. Kung ano, pastor, kung may nandyan yung mga kapatid, syempre napapahiya siya. Napapahiya siya, napinagalitan siya. So, para sa ating magulang, dapat ay yung positive reinforcement doon, kahit punishment siya, maramdamin pa rin ng bata yung ating pagmamalasakit sa kanya at pagmamahal. Yes, opo. So, ang payo natin sa inyo, mga magulang, mga 4Ps, ay huwag tayong mamamalo kung tayo ay galit. Pwede ba yun? Huwag mangungurot kung galit. Pwede ba yun? Biblical yung pastor. Sabi ng Bible, huwag kang mamamalo pag galit ka kasi maaaring hindi natin na-realize yung magiging epekto nito. Opo. Physically, emotionally, and mentally. Tama po. So, kung nais po natin na magkaroon ng mga anak na masunurin, magalang, may respeto, irespeto rin po natin ang kanilang yung karapatan po nila bilang mga anak. So, napakahalaga po yan. Meron pong mga maling paraan, ma'am, ng discipline, kagaya ng being too impatient. Halimbawa, pasusuotin ng sapatos, tapos bibilangan? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So, yung bata nagmamadali. So, siya ay napipressure, ma'am. May negative effect yun, pastor, sa pag-iisip ng bata. Mm. Kaya baka maling nahihirapan siya magsuot ng sapatos kasi, kumbaga, hindi may sintas. Mm-hmm. Ay hindi pa siya marunong magluwag ng sintas. Opo. Nagagalit na tayo kaagad. Oo. So, tapos sasabihin, bagal-bagal mo. Oo, hindi practical para dun sa edad. At kung teenager naman, syempre, maunawaan din natin na marami siyang seremonya. Syempre, magsusuklay na yan dahil conscious na sa kanyang appearance. So, ang tagal-tagal niyo naman. Ang dami-dami niyo pang ginagawa dyan. Nagagalit na tayo na hindi pa tayo nakakaalis ng bahay. Ay nasira na yung ating mode. Kasi negative na agad yung mga nadinig natin. Kapag minsan yung mga tatay nasa tricycle na, bubusina, o ano ba naman ang tagal ninyo? Kasi nga, we set
nagseset tayo ng mga standards according to us as adults. Hindi natin nare-realize na itong mga bata, mayroon din silang sariling pacing sa kanilang mga activities. Pag minsan, biktima rin tayo, hindi tayo exempted dyan. Yung isa rin, ma'am, na no-no common discipline mistakes ng mga magulang, ito yung using reason during a tantrum. Halimbawa po, yung bata ay nagmamaktol. At pagkatapos sa kanyang pagmamaktol, sige, magmaktol ka pa diyan. Opo. At yung magre-reason, hahihinga ng rason. O ano, bakit ka nag... Sige, sige pa, mag-tantrum ka pa or mag... Anong tawag nun? Magmaktol? Maglupasay. Maglupasay ka pa dyan. Sige pa, lupasay pa. Hindi kasi... ito nga yung sinasabi na dapat bumaba tayo sa level ng mga bata. Kasi bakit ba sila, unang-una dapat maunawaan natin, bakit ba sila nagkakaroon ng paglulupasay na ganyan? Ibig sabihin, merong hindi na ibigay, ma'am. Merong hindi na ibigay, or meron lang silang gustong ipahiwatig sa atin na hindi natin na-grasp. Maaring attention, ma'am, lang ang gusto nila. Hapu-hap lang, presensya, or kaya touch. Yakap. Oh. Or embrace, or yung paghimas lang sa, or pag-tap sa shoulder. Maaring gano'n lang. Kaya na-interpret na kagad nating magulang bilang adult na yung ginagawa niya ay mali. Pag minsan kasi, ma'am, naapektuhan tayo ng emotion natin, parang nagiging bata rin. Yeah. Now, meron ding mga maling paraan, ma'am. Yung, di ba, iiyak yung bata. Iiyak din tayo, gagayahin din natin yung kanyang pag-iyak. Yelling when a child. Siyempre, mas lalong nakakairita yung pastor. Ikaw ba naman ang gayahin, hindi ka mairita nun. So, hindi siya practical. So, dapat mga practical na ginagawa natin na nauunawaan natin yung kanilang estado as mga yung isa rin, ma'am, na no-no common discipline mistakes ng parents, ito po yung focusing on negative behavior. Halimbawa, instead of emphasizing what is yung tamang steps, ay ini-emphasize natin yung mga mali na kanyang ginawa. Kasi ganito yung ginawa mo. Dapat ganito. Nauna na agad yung negative reinforcement. Yan sabi nga sa ating leksyon ngayon, positive dapat yung reinforcement. Positive din yung ating pag-appreciate dun sa mga ginagawa nila. Yung isang bagay din, ma'am, yung giving vague command. Hindi mas maayos hindi maliwanag na maliwanag. Opo. Yung ating instruction. Kaya, halimbawa, sabi niya, be careful kaysa yung be careful kasi is very general. General. Oo. Anong careful? Anong pagiging pag-iingatan ko? Ang pwede nating gawin, kapag minsan kasi, ma'am, kaya hindi na di-develop yung self-confidence ng mga bata sa pag-akyat sa puno, babawalan. Uy, bumaba ka dyan. Mahuhulog ka. Ano ba yun? Mali yun, ma'am eh. Ano ba yung sinabing mahuhulog ako? Ang dapat pala, ma'am, na natutunan ko po ha, doon sa kapitbahay naming American, doon sa Bacolod. Ang sinabi noong nanay, be careful, hold tightly. Humawa ka ng mabuti so that you will not fall, para hindi mahulog. So, yun ang gagawin ng bata. Samantalang yung kadalasan sa atin, sa komunidad, ay bumaba ka dyan. Baka ka mahulog. Contradicting na yun, Pastor. Bumaba ka dyan, baka ka mahulog. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi naging klaro yung ating pagbibigay ng instruction. Saka, halimbawa, Pastor, yung sa bahay, takbo ng takbo yung mga bata. Huwag kang malikot. Anong klaseng likot yung sinasabi? Yung pala, takbo ng takbo. Doon sa loob ng bahay. Oo. So, huwag kang tumakbo dito sa loob ng bahay. Baka ikaw ay mauntog dyan sa upuan or matumbahan ka ng upuan. So, yung specific na instruction na alam natin sa level nila, maiintindihan nila kung ano yung ating ibinibigay na instruction. Opo. So, pag-usapan naman po natin na mga magulang yung discipline versus punishment. Pag ang discipline, ito yung magtuturo sa atin, teach someone to behave in according with rules by focusing on future behavior, Ma'am Lani. Ito pala yung
motibo ng discipline. Mm-hmm. Mm po. Samantalang sa punishment naman, ang wika rito is... Parang sa pagdating pa lang ng punishment, parang negative na siya. Negatibo na kaagad, ano po? Pero yung discipline, parang ang sa akin dating, parang may gusto kang i-correct sa kanya na maipadama mo pa rin yung pagmamahal mo at ina-appreciate mo pa rin siya bilang tao. Opo. Na, lalo na anak natin. Lalo na anak natin. Opo. So, yun yung pagkakaiba na, para sa akin... Yan ang pagkakaiba ng discipline at saka punishment. Yes, sa punishment naman is to inflict suffering for past behavior, hoping to change future behavior. Yung para bagang, halimbawa, palo. Tapos, magiging para sa sunod, hindi na ito. Negatibo pala yun, Ma'am Lani. Opo. So, tama, yung balikan ko yung sinabi mo, Pastor, dapat may agreement yung anak at saka yung parents. No, ano, may kasunduan sila. Opo. In case na may nag-break. Opo. Meron silang kasunduan na ina-expect ng anak na pag nagkamali ako, ay ako'y mahal pa rin ni itay, pero kinokorek niya yung aking yung hindi ko dapat na ginawa sana. Yeah. In the other hand po, yung discipline invokes the thinking brain to learn new behavior. Doon kasi lahat nagsisimula, lahat sa brain, ma'am, ano? Kung ano yung ating in-instill sa brain. Pero sa punishment naman is invokes the emotional brain to fear a consequence. Kaya laging may takot na agad. So, hindi siya positive ang dating. Mm-hmm. Opo. Kung hindi, negative may, ano talaga. Na agad, meron na siya. Fear na kaagad eh. Susunod siya. Kasi pero, natatakot. Opo. Hindi siya susunod kasi sa gusto niyang ma-please yung parents niya at gusto niya ring ma-relieve siya dun sa kanyang ginawang mali. Wala siyang barrier. May barrier na kasi agad. May fear na kaganyan na kaganyan. Opo. Yan po yung punishment yan kasi. Punishment. Opo. Now, effective discipline strategies. Binabanggit po yung model good behavior. Yung modeling, ma'am. Modeling. Halimbawa, sa example natin kanina, na paghugas ng pinggan, ito yung tamang paghugas ng pinggan, anak. Tapos walang... yung pagwawalis, o winawalis lang yung gitna. Opo. Hindi tiniwinawalis yung ilalim. Hindi mo lang tinuro na dapat pag nagwalis, ito yung ano. Ito yung paraan, ito yung opo. Tama. Pag nagmap ng floor, alin ang unahin mo, yung bang dun sa may labas, o dun sa gitna, o sa yun. Binabanggit din po yung positive, use positive discipline, kagaya yung pinag-usapan natin kanina, na reinforcement, be consistent. Do not lapse. O, ibig sabihin, ma'am, yung kwan ito, halimbawa, sa pinag-usapan, yun talaga. Yun talaga. Mm-hmm. Kasi nag-agree kayo doon. Opo. Kaya mahalaga mga manunod dito na nag-agree yung parents at saka yung anak. Mm-hmm. Para may mutual understanding kayo na kung ano man ang mangyari, mayroon kang breach doon sa iyong agreement, talagang you will expect na something will happen. Yeah. Kaya gaya po, ma'am, noong sila ang gumawa ng schedule. Yung unang schedule, yung ina ang gumawa. Hindi nasunod. Ay di tinanggal nung ina. Sila na ang pinagawa. Kayo ang gumawa ng schedule. Kasi gumawa yun sila ng schedule. Yung mag-fit sa kanila. Mm-hmm. Pinirmahan nila. At ang nakalagay doon, pag hindi naka-accomplish ng assignment, babawasan ng 50% ang kanilang allowance. Ay di, merong basis yung ina doon sa kanilang ginawa. Nakapirma silang apat. And you are teaching also their positively responsibility. Tama. Doon sa ating mga anak. Pagka ganun ang sistema, Pastor. Yes. So, we need to reevaluate also age appropriateness, Ma'am Lani. Tama. Baka nga yung ini-expect natin ay hindi paabot ng kanilang pag-iisip. Opo. Yung effect naman ng fear on child's brain gawa ng punishment is mental disorder. Nagkakaroon, ma'am, ng kung ano, no? Siyempre, kasi yun, Pastor, yung nakatatak na sa isip nila. Mm-hmm. Kaya natural na kung ano yung nasa isip nila, yun ang lalabas sa kanilang daily living. Oo, yung kanilang gawi. Yung brain shrinkage, binabanggit din po. Kasi Pastor, di ba, ayon sa pag-aaral, yung happy hormones, yung serotonin at dopamine, nagre-release ang ating body, na ang brain, lalo ng mga hormones na ito, pag tayo'y happy. Tama. Eh, kung ikaw ay pinaparusahan, naisip mo pinaparusahan, paano magre-release ang brain mo ng
Happy hormone. Happy hormone. So, ikaw on the first place, malungkot ka na. Opo. Binabanggit din po yung emotional dysregulation. Hindi niya ma-regulate. Hindi niya alam kung siya masaya, malungkot, nagagalit, or natatakot. Kumbaga, mixed emotion itong mga bata kapag ka-punishment. Saka yung huli, ma'am, itong second to the last, become future bullies. Pag hindi tama, ma'am, sila pala yung nagiging bully sa school. Kasi siguro gusto hindi makaganti dun sa ano. Dun sa tatay lang, at nanay. Sa tatay at nanay kasi may ano ka agad yun. So, sa iba naman niya gagawin. At yung last is worst academic performance. Hindi magiging maganda ang kanilang performance. So, merong apat na mga bagay na binabanggit po dito po sa ating pag-aaral. Una, Ma'am Lani. Maging praktikal. Isipin kung kaya ba ng ating anak na gawin ang direksyon o kilos. Totoo po, ma'am. Binabanggit natin kanina yung age siya, no? Dapat akma lang sa kanyang edad. Maging positibo tayo. Sabihin ang kilos na nais nating makita. Yes. Imbis na yung ayaw nating gawin nila. Yun, opo. So, talagang very specific tayo. Ito yung nais natin, ito yung ayaw natin. Number 3. Maging tiyak. Gawing tiyak ang desisyon para malinaw sa ating anak ang inaasahan sa kanila. Yes, opo. At ang panghuli, pansinin at purihin. Yun, Pastor, ang pinakamahalaga sa lahat. Purihin ng tiyak ang kilos ng ating anak kapag sinunod nila ang ating direksyon. Wow, ang ganda nun, ano? Magkaroon po tayo ng time to appreciate and be grateful sa kanilang ginawa. Kasi oftentimes yun ang nakakalimutan, Pastor. Yung pagpuri sa mga ginawa. Samantala sa atin pong spiritual reflection, ito naman po ang sabi in Isaiah 54 verse 13, all your children will be taught by the Lord and great will be their peace. Kapag ka tinuruan pala ng Panginoon, pinaubaya natin ang ating mga anak sa Panginoon, tuturuan niya at magkakaroon ng dakilang kapayapaan. At saka blessing. Pastor, blessing, opo. Yun doon sa ating mga anak. Ito naman po ang sabi sa Proverbs 22 verse 6, Ma'am Lani. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ibig sabihin nito, Pastor, kung maliit pa sila, ay tinuruan na natin sila ng sangayon sa katuruan ng Panginoon, hindi nila yan iiwanan. Yan ay magiging gabay nila habang sila ay lumalaki. At kung sila ay maging mga pamilyado, na yun pa rin ang kanilang gagawin. Yes, at sinasabi nga po in Deuteronomy 6, 6 and 7, and this word which I command this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, habang nakaupo, and when thou walkest by the way, habang naglalakad, and when thou liest down, and when thou risest up. So, sa lahat ng panahon. Lahat ng panahon, yung pagtuturo natin sa ating mga anak ay naandyan. Pagtulog, pag-upo, paghiga, paggising. So, ang gabay ng magulang ay napakahalaga. Yes. At kung tayo po, mga magulang, mga kaibigan, ay tinuturuan na purihin natin yung mga ating mga anak sa kanilang mabuting ginawa para sa atin. It will result in gratitude or papasalamat ng ating mga anak sa atin. Opo. Sila rin magpapasalamat sa ginawa natin. Pero sa spiritual, Ma'am Lani, ito naman po, yung kabutihan ng Diyos dapat din nating pasalamatan. Ang wika nga, dito po sa isang quotation, praise God over and over again for His wonderful love in giving Christ to die for us. Opo. So, palagi nating isa puso, isa isip na meron tayong Diyos, na Diyos ng pag-ibig. Pasalamatan natin po siya sa kanyang kabutihan. At ito naman para sa pamilya ito, ma'am, mula sa Inspired Writings ng isang author sa Spirit of Prophecy. In too many household, prayer is neglected. Parents feel that they have no time for morning and evening worship. Samantalang, why we exist, it is because of the Lord wants our worship. They cannot spare a time, a few moments to be spent in thanksgiving to God for His abundant mercies.
for the blessed sunshine, the showers of rain, dapat pinasasalamatan, which cause vegetation to flourish, and for the guardianship of holy angels. They have no time to offer prayer for divine help and guidance and for the abiding presence of Jesus in the household. They go forth to labor as the ox or the horse goes without one thought of God or heaven. Ito po yung nangyayari, ano, pag bangon sa higaan, diretso na. So, sa ating mga manunood, siguro Pastor, ay i-remind natin sila na ang pinakamalaga sa lahat ay bigyan ng panahon ang pananalangin natin sa ating Panginoon para magkaroon din tayo ng time together na sa mga ng mga anak natin sa pamilya na tayo ay naglalaan ng panahon para sa ating Diyos. Tama po. So, sa ganitong paraan, kapag tayo ay naging mapagpasalamat sa ating Diyos, sa ating lumikha, yung mga anak natin, magkakaroon din po sila ng pag-ibig sa Diyos, ng takot sa Diyos, at mamahalin nila ang ating Diyos. At sa kanilang buhay, kapag ka sila mamlani, nagkaroon na rin ng sariling pamilya, yun din ang, yun kanilang, din ang kanilang ituturo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating paglilingkod. At ngayon, mamlani, tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, maraming salamat po sa inyong tulong gabay sa amin. Nawa ay naipagkaloob namin ang mahalagang kaalaman patungkol po sa positibong discipline or mga paraan upang aming magabay o magabayan ang amin pong mga anak. Salamat sa pagdinig ng aming kahilingan at sa inyo pong bendisyon na hindi po ninyo kami pagkukulangin sa araw-araw na pangailangan. We pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay na muli dito po sa ating EFDS. Samantala, tayo po ay live na napapakinggan sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. At sa Palawan Mission of SDA YouTube channel. At maliwanag din po tayong napapanood, napapakinggan sa Hope Channel Philippines sa atin pong Channel 37 Pinoy GSAT. At ganun din po sa Family Hope 104.7. Opo, sa kwan po yan ma'am, ano? Sa radyo naman. Opo. And of course, sa Facebook Live ng Adventist World Radio, maraming salamat po sapagkat kami naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay masaya, matatag, at uunlad para sa kinabukasan. Sa bawat pagsilay ng liwanag sa bagong umaga ay isang maningning na pag-asa ang laging dala. At sa buong maghapon ng buhay ay muling dadatal ang damit hapon, nagpapahiwatig na malapit ng magpakipsilid. Sa pagpapagal ng bawat individual ay panandali ang ipapahinga ang katawan sa buong magdamag upang may handa ang gagawin pagdating ng isa pa uling araw. Sa ganitong senaryo lamang tumatakbo ang ating buhay sa araw-araw. Subalit, batid nating lahat na tayo ay may ninanais sa buhay. Kung kaya, hindi kailangang mapagod at sumuko. Bagkos, ang kailangan ay lagi nating harapin ang panibagong bukas na may natatanaw na panibagong pag-asa. Isang magandang araw sa lahat ng Palawen. Gayon din sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang kahangahangang kwento ng inspirasyon ang ating matutunghayan ngayon. Kwento na kung saan ay naglalarawan ng ibayong pagtitiis at pagtsatsaga. Gayon din, ito ay isang kwento na pagsasalarawan na isang magandang pangarap ng isang magulang para sa kanyang mga minamahal na mga anak. Halina at ating alamin ang kaganapan ng kasaysayan ni Gina Cristita Mangga at ng kanyang pamilya, isang miyembro ng Pantawid Pamilya na mula sa poblasyon San Vicente, Palawan. Dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Ako po si Cristita de la Torre Mangga. Nakatira po ako sa Purukusan, poblasyon San Vicente, Palawan. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Corpus dahil malaki pong naitulong sa aming pamilya. Noong hindi pa po kami Corpus, mahirap po. Naghahanap ng
pangdagdag panggastos sa pag-aaral sa tatlo kong anak, lalo pat isang tricycle driver ang aking asawa. Hindi sapat ang kanyang kinikita para matugunan at isang kami sa napagbilang dito, isang pribilehiyo dahil mayroon itong tulong financial gaya ng suporta para sa edukasyon at kalusugan ng aming pamilya. Dahil na rin sa kondisyon ng programa, naobliga kami na sundin ito bilang kapalit ng pera, bilang tulong dahil sa buwang pamilya, Family Development Session, ang mga paksa na tinatalakay dito ay malaking tulong upang mas mapabuti ang aming pamilya, malaman ang aming karapatan maging ng aming mga anak. Dahil din sa programa, nakapagpagawa kami ng palikuran, nakapagpatapos ng dalawang anak, isang business administration at isang business and human resources. Samantalang ang isa po pong anak ay kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo bilang isang Bachelor of Elementary Education. Ang programa ang nagbigay daan upang matugunan ang mga pangarap ng aming pamilya kasama ang pagtutulungan at pagkakaisa sa loob ng 10 taon po sa programa. Masasabi kong kaya kong tumawid patungo sa tagumpay at pagbabago. Nais ko pong magpasalamat din sa aming putihing mayor, Ami Rowa Alvarez, sa walang sawang suporta sa gaya naming mga mahihirap. Ngayong panahon ng pandemya, kami po ay nabigyan ng tulong financial gaya ng grocery item at bigas. Dahil din po sa kanyang suporta, nagkaroon ng trabaho ang asawa na dati ay isang tricycle driver. Ngayon po ay isa na siya sa mga driver ng Eat Right na malaking tulong upang matugunan ang aming pangangailangan sa araw-araw. Sa muli, maraming salamat po. Maraming salamat, Ginang Kristita Mangga, sa isang kwento ng inspirasyon. Kayo po ang aming bida at kayo po ay aming ikinararangal. Maraming salamat, Pantawid Pamilya San Vicente. Isang taos-pusong pakikidalamhati ang aming ipinaabot sa pamilya ni Bobin J. Carias ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pagpano ng kanyang ina sa Sofronio, Española. Gayon din sa pamilya ng aming kasamahan sa trabaho na si Sir Mark Vea, ang aming Municipal Rubing Bookkeeper ng Pantawid, Quezon. Paalam, Sir Mark, you will be missed. May you rest in peace. Binabati ko po ang lahat ng mga beneficiary ng programa sa Dumaran, Palawan, mga taga-Kasyan, Abongan, Nuguinlo, Taytay, Palawan. At syempre, ang lahat ng mga beneficiary ng Pantawid Pamilya dyan sa Sofronio, Española, lalong-lalo na kay Ate Joris Hatab ng Tagbabalat. Kumusta po kayo dyan? Ingat po tayong lagi. Ito po si Hector Sepetra Niscaba. Hanggang sa muli, dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Magandang araw po muli sa lahat ng ating taga-subaybay ng ating Family Development Session. Ate Raini. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Alam ko po na marami po ang excited ngayon sa atin pong panibagong cooking demo. Ayan, so, pero bago po yan, Ate Rose, ay yes. Nais po namin magbahagi sa inyo ng isang Bible verse na matatagpuan sa 3 John chapter 1, verse 2. Ito po ang sinasabi, Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. Ayan. So, Ate Rose, alam mo ba kung ano ang pinakamakilalang prutas sa buong mundo?
O ano kaya yun, Ate Rainy? Yun po ay ang saging. At iyan ang ating pangunahing sangkap sa ating pong pangkaalamang kusina ngayong araw. So, uumpisa natin, Ate Rainy, kung paano po. Ito po ay tinatawag nating banana jelly candy. Ito po yung naisipan namin gawin dahil alam po natin yung ating mga anak, nanay, ano, di ba mahilig sila sa candy, Ate Rainy. So, dahilan dyan, ituturo po natin yung malusog at healthy na candy na kakainin ng ating mga anak. So, umpisahan na po natin. So, ito po ay saging, tatlong saging na ganito po kalalaki, medium size. At dahil po wala tayong mga blender, ito po ay ani na lang natin, Ate Rainy. Ayan, mano-mano. Mano-mano. Para hindi po, dahilan na hindi po tayo makagawa ng candy sa ating buong pamilya. So, laging merong paraan po. Yes, oo. So, tatlong piraso lang po. So, kailangan po natin ay 1/4 cup ng mashed banana. So, kung meron po kayo, paano po natin imamas? Kailangan po ninyo ng gadgaran. Ayan. So, bakit kailangan gagarin, Ate Rose? Oo, para pino po yung ating candy. Ayan, hindi tayo mabubulunan. So, hindi po buo-buo yung saging kapag ginamita ng shredder. Oo. So, dahil wala po tayong mga blender, may paraan po tayo para maging pino yung ating candy na gagawin at iluluto. So, yung itong tatlong pirasong banana, Ate Rainy, ay sinukat ko na kanina na nagiging 1/4 cup. So, enough na po yan sa ating gagawin ngayong araw. Okay. Pero syempre, kung marami silang saging, Ate Rose, mas marami silang pwedeng gawin. Oo, tama yan. So, para hindi may ibang paraan po tayo na magagawa sa mga banana na na-overripe sa ating kusina. At actually, hindi lang po yung saging na to, yung pwede nyong gamitin. Pwede rin po yung saba or ano pang mga available na saging po sa inyong paligid. Ayan. So, pino na yan, Ate Rainy. Ililipat po natin siya sa akin, sa ating cooking pan. Ayan. So, gaano kaya katagal yan, Ate Rose, bago maluto? So, bago po natin siya lulutuin, Ate Rainy, hahaluan natin siya ng jelly. So, kung ano pong available na jelly powder sa tindahan o sa kaya sa grocery, pwede po natin siyang ihalo. So, gulaman. Ibang pangalan. So, sa 1/4 cup ng banana, mashed banana, 1 tablespoon ng jelly powder o gulaman powder, yung ginagawa po nating jelly. Okay po? So, ihalo lang po natin yan. Imimix lang natin. At ito po'y lulutuin natin ng 5 minutes. Okay. Oh, mabilis lang po pala. Mabilis lang po. So, habang niluluto ko po ito, narito po ibabahagi po ni Ate Rainy ang health benefits ng banana. Okay, so alam naman po natin kung gaano ka masustansya ang saging, hindi po ba? At ano po natin ito lulutuin sa, ano lang po, low fire. Hindi po yung malakas. Dapat hindi po malakas ang apoy. Okay, so 5 minutes po natin siyang imimix. Kasi masusunog po siya, matutuyo siya ng mabilis. Opo. Kapag ano, masyadong malakas yung apoy. Sige, Ate. Okay, so ngayon po ay i-discuss ko po sa inyo kung ano po yung mga benepisyo na makukuha po sa saging. So, kayo po ba ay hindi mahilig kumain ng saging? Sana ngayon po ay mas maging kahiligan nyo na ang kumain ng saging. Yes. So, ang saging po ay marami pong potassium, vitamin B6 at vitamin C at marami pa pong iba. Pero yung mga binanggit ko po na nutrients, yun po ang mas marami sa saging. Okay, at sa karagdagang kaalaman, ang saging po ay kapag hilaw, yun po ay may starch, okay, or flour. At kapag ito po ay mas nagiging hinog na, yung starch po na yun ay nagiging sugar. Kaya kapag yung hinog po na saging ay kinain ninyo, mas matamis na, hindi po ba? At ngayon po, ito pong niluluto natin ay, ayan, itong jelly na to ay matamis po siya kahit hindi siya lagyan ng asukal. Okay? So, ang saging ay mataas rin po sa pectin. Ang pectin po ay isang klase ng fiber na kung saan ito ay nakakatulong po para bumaba or maiwas to po ang blood sugar levels po natin. Pero ito ay hindi po pa rin pwede sa mga taong may type 2 diabetes. Monitor. Dahil kailangan pong i-monitor ang kanila pong blood glucose.
Ayan, ang saging po ay nagpapaganda ng digestion. So kung kayo po ay may problema po sa inyong digestion o sa pagtunaw sa pagkain, kumain po kayo ng saging. Ayan, ang saging po ay nakakatulong upang maging malusog ang atin pong puso. Dahil ito po ay mataas sa potassium at ito ay nagpapababa ng blood pressure. So yung mga may sakit na hypertension, hindi po ba sila ay may, yung iba sa kanila ay may maintenance na ginagamot na kung saan yun po ay may potassium. Dahil yun po ay kailangan ng puso. Okay? Ang saging ay mataas ang antioxidants. Ito ay lumalaban sa mga sakit. Kaya napakaganda po ng saging. At napakaganda na ito po ay kainin natin araw-araw. Okay, ang saging ay mabilis makapagpabusog. Kaya naman kung kayo po ay overweight at gusto po ninyong magpapayat, ayan, kumain po kayo ng saging. Dahil hindi po kayo kakain ng maraming kanin dahil nabusog na po kayo sa saging. Ang saging ay nakakatulong din po para sa magandang kalusugan ng ating pong kidneys. So dahil bakit po nakakatulong siya sa para gumanda or maging maayos ang function ng kidneys? Dahil po sa mataas din po na potassium nito. Dahil usually marami pong tao ang nasisira ang kanilang kidneys dahil sa mataas po na pressure ng dugo. So ito na po, nalaman mm-hmm. po natin yung health benefits ng banana. So ito po yes. ay, ganito na po yung texture ng mm-hmm. ating banana jelly candy. Ayan, so ngayon, hindi na siya saging at yes, Rose. Hindi na siya saging. So ito po ay gulaman powder na may flavor na orange. Mm-hmm. So ifa-flat lang po natin siya habang palamigin po muna natin siya. Ngayon po, gagawa natin ng hugis po. So ito Ate Rainy. Ooh. Dahil alam mo ba yung ano, buwan ngayon? Mm-hmm. Buwan ng mga puso? Yes, para po sa ating mga minamahal na taga-subaybay. So kung ano pong shape ang gusto ninyo, maaari po ito. So siguro tatawagin natin yung ating titikim nito Ate Rainy, ano? Ayan. So, tatawagin natin si Kuya Orly. So, habang piniprepare po natin ito ng hugis puso, ito po ay pusong kulay orange, hindi red. Ayan. So, ayan. Kung gusto niyo pong iregalo sa inyo pong gustong bigyan sa araw ng mga puso, sa February 14, pwede niyo pong gawin ito at kulayan niyo po ng pula para mas malusog na siya. Yeah. Masustansya pa. Okay. Yes. So, bakit po tayo may asukal dito, Ate Rainy, na kulay puti? Para, saan ba yan, Ate Rose? Oo. So, ito po'y optional lang, mga kaibigan ko. Pwede nyo po siyang pagulungin sa sugar na kulay puti o kahit na pinudpod na mga nuts o sesame seeds. Milk. Yes, oo. So, yung milk powder pwede din po. So, ito na po yung ating wow. banana jelly candy. Mm-hmm. Ayan po. So, ire-ref nyo lang po ito ng ilang oras. Pero kung wala po kayong ref, Ate Rainy, hayaan lang muna natin siyang lumamig. At ito po'y papagulungin na natin sa sugar. At ready na yung candy ng ating buong pamilya. Okay po? So, saan na po yung ating magtitikim? Wait, Ate Rose, what if gusto nila niyang gawing business? Ano pwede pa yung mas po. Maganda nilang gawin dyan para mas So, nung nakaraang mga cooking demo natin, Ate Rainy, tinuruan natin sila ng pang-business. So, ito rin po ay pwede ninyong pang-livelihood. So, itry nyo po muna. Tapos, ito po yung ating finished product. Ayan po, niroll na po natin siya sa white sugar. At unti-unti lang po. Ipatikim ninyo sa at kung nagtitinda kayo pwede nating may free taste tayo tapos pero na po kayo nakabalot na nakapack na iyon po yung inyong ibebenta, di ba Ate Rai? At saka pwede rin nilang balutin yan, halimbawa katulad nito, ayan na sliced na siya, pwede niyo po siyang balutin ng wrapper or kaya like Japanese paper, di ba? Katulad nung pagbalot natin sa yema, Ate Rai, di ba? Tama. Okay, so yan pala. So, buti na lang naalala ni Ate Rainy yung pwede natin gawin na pambalot kung hindi po natin ipapak. Okay po, so ito na po yung ating pusong candy na ginawa sa saging na sinamahan ng jelly powder. Ayan po, so palamigin natin siya bago po natin
i-roll sa sugar. Dahil natapos na po yung ating pagluluto, syempre, ito po ay tiki man time. At tatawagin po natin si Kuya Orly Apgao ng Dumaran. So, sa lahat po ng taga Dumaran, narito po si Kuya Orly. Yes, Kuya Orly, welcome. Welcome sa pag-taste. Mahilig ka ba sa saging? Oo, Kuya Orly, ito yung hugis puso, ah. Oy, dahil buwan ito ng pag-ibig ng puso. So, ito, Ate Rainy, paabot niyo mo nga po yung tinidor kay Kuya Orly. Pwede natin siyang patikman ng ating finished product. San ba? Ito, dun. Pwede po. Ito, wala pang sugar. Yun po ay may sugar na. Ah, ito muna. Ah, sige. Baka makalimutan mo yung pangalan mo, ha? Asang saging ba, Kuya Orly? Parang saging sa. So, ayan po. Sarap gusto mo pang tikman? Yung isa pa, Kuya Orly. Ito saging ayan. Din. Oo. Yan yung ating pang-business. O, oh, diba? Colorful? Yan. Yeah. Grapes na? Grapes na? Saging. Iba-ibang luto. Okay. Saging kumusta po? Masarap po. Tikman nyo. So, pag subukan nyo pong lutuin sa inyong mga tahanan, mga giliw namin taga-subaybay na ating FDS. Kaya naman po, sama-sama po nating sabihin na ang iyong kinabukasan ay nasa iyong pinggan. Magandang araw po sa lahat. Bye-bye po. Hindi lumalayo ang mga bata sa pagpuri. Sa katotohanan, tangi ang mga batang tumatanggap ng kaunting papuri o gantimpala mula sa mga adulto ang tila madaling natatangay ng papuri. May tendensiya rin silang humingi ng gantimpala bago sumunod sa mga kahilingan. Kailangan ng inyong anak na nagsisimulang humaklak ang inyong pansin at papuri upang buuin ang tiwala sa sarili sa pagtuklas at pagkatuto. Nagkaroon ng mataas na pagpapahalaga sa sarili ang mga batang madalas na pinupuri ng kanilang mga magulang sa mga partikular na kasiyasiyang mga pag-uugali. Sa dakong huli, ginagawa nito silang hindi labis na umaasa sa mga pag-aproba at panlabas ng gantimpala upang kumilos ng tama. Mas malamang na makikita rin nila ang iba sa positibong pananaw kapag lumaki na sila. At kami ay naniniwalang ang pamilyang Pilipino ay masaya, matatag, at uunlad para sa kinabukasan.